Sino itong uncapogable star na bumida sa 6 out of 10 na pelikulang kasama sa top grossing Filipino films of all time? At sino itong phenomenal star na may hawak ng record sa pagbibida sa mga pelikulang kumita ng mahigit 800 million pesos? Alamin natin dito. Ito ang top 10 highest grossing Filipino films of all time. Number 10, Girl Boy Bakla Tomboy. Ipinalabas noong 2013 bilang isang Metro Manila Film Festival o MMFF entry ang comedy film na ito ng Star Cinema at Viva Films. Kumita ito ng 421 million pesos. Pinagbitahan ito ni Vice Ganda kasama sina Maricel Soriano, Joey Marquez, Rufo Gutierrez at Christine Reyes. Gumanap dito si Vice bilang ang apat na magkakapatid na sina Girly, Peter, Mark at Panin. Nakatanggap ito mula sa MMFF ng Second Best Picture Award at Gender Sensitivity Award. Nanalo rin si Maricel Soriano bilang Best Actress. Sa pelikula rin ito, nanalo si Vice Ganda bilang Movie Actor of the Year sa Philippine Movie Press Club o PMPC Star Awards for Movies. Pinarangalan din sa 2014 Box Office Awards sina Maricel Soriano bilang Film Actress of the Year at Vice Ganda bilang Phenomenal Star. Number 9, The Amazing Private Benjamin. Ang pelikulang ito ang sequel ng The Uncapogable Private Benjamin at isa ring MMFF 2014 official entry ng Star Cinema at Viva Films. Kumita ito ng 455 million pesos. Pinagbidahan ito ni na Vice Ganda, Richard Yap, Tom Rodriguez, Bimbi Yap, Alex Gonzaga at kasama rin si Eddie Garcia. Muling ginampanan ni Vice sa pelikulang ito ang papel na Benjamin Santos VIII o Benji. Dahil sa pelikulang ito, kinilala si Vice bilang phenomenal box office star sa Box Office Entertainment Awards. Number 8, Beauty and the Beastie. Isa ulit MMFF official entry ng Star Cinema at Viva Films ang pelikulang ito na ipinalabas noong 2015. Kumita ito ng 529 million pesos. Pinagbidahan ito ni na Vice Ganda at Coco Martin kasama sina James Reid at Nadine Lustre. Gumanap dito si Vice bilang si Erica at si Coco naman bilang si Eman na best friend nito. Sa pelikulang ito, kinilala ng Box Office Entertainment Awards sina Vice Ganda at Coco Martin bilang phenomenal box office stars at si Wende Ramas bilang most popular screenwriter at film director. Number 7, Miracle in Cell Number 7. Ang pelikulang ito ay ipinalabas noong 2019 bilang MMFF official entry ng Viva Films. Kumita ito ng 543 million pesos. Ang pelikulang ito ay base sa Korean film na may parehong pamagat na ipinalabas noong 2013. Pinagbidahan ito ni Aga Mulak, Sia Vigor, Bella Padilla, Joel Torre, JC Santos at iba pa. Number 6, A Second Chance. Ang pelikulang ito na ipinalabas noong 2015 ay sequel ng blockbuster hit na One More Chance na ipinalabas naman noong 2007. Kumita ito ng 556 million pesos. Pinagbidahan ito ni na John Lloyd Cruz at Bea Alonzo bilang sina Popoy at Basha. Kasama pa rin nila dito sina Dimples Romana, Janus Del Prado,
James Blanco, Bea So, Aaron Villena, at iba pa na nakasama rin nila sa One More Chance. Kinilala dito sina John Lloyd at Bea bilang phenomenal box office stars ng Box Office Entertainment Awards. Nanalo rin sina John Lloyd at Bea bilang Most Influential Film Actor at Actress of the Year sa EDUC Circle Awards. Nanalo rin si Bea bilang Best Actress sa PMPC Star Awards for Movies. Number 5. Ganda Rapido, The Revenger Squad. Ang action comedy superhero film na ito ay bahagi ng MMFF noong 2017 bilang official entry mula sa Star Cinema at Viva Films. Kumita ito ng 571 million pesos. Pinagbidahan ito ni na Vice Ganda, Daniel Padilla at Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Gumanap dito si Vice bilang si Emmy o Gandara at si Daniel naman ang pamangkin niyang si Chino o Rapido. Samantala, si Pia naman ang gumanap na si Cassandra o Queenie. Number 4. Fantastica. Ang pelikulang ito ng Star Cinema at Viva Films ay official entry sa 2018 MMFF. Kumita ito ng 596 million pesos. Pinagbidahan ito ni Vice Ganda kasama sina Richard Gutierrez, Ding Dong Nantes, Bella Padilla, Jacqueline Jose at iba pa. Number 3. The Super Parental Guardians. Ang Star Cinema movie na ito ay ipinalabas noong 2016 at kumita ng 598 million pesos. Ito ang ika-anim na pelikula ni Vice Ganda na napasama sa listahan ng 10 top grossing Filipino films of all time. Ito rin ang ikalawang pelikula ng tambalang Vice Ganda at Coco Martin matapos ang matagumpay na pelikulang Beauty and the Bestie noong 2015. Kasama nila dito ang mga child stars na sina Aura Brighella at Onyok Pineda. Dahil sa pelikulang ito, kinilala ng Box Office Entertainment Awards sina Vice Ganda at Coco Martin bilang phenomenal box office stars. Number 2. The House of Us. Ang romantic drama film na ito ng Star Cinema ay ipinalabas noong 2018. Ito ang kauna-unahang local movie na nakaabot ng 600 million peso mark sa box office na nagawa nito sa loob lamang ng 2 araw. Sa kabuuan, kumita ito ng 805 million pesos at kinilala bilang highest grossing Filipino film of all time sa taong iyon. Pinagbidahan ito ng tambalang Catherine Bernardo at Daniel Padilla o mas kilala bilang Castiel. Bukod sa tagumpay sa takilya, humakot din ito ng maraming parangal. Kinilala sa Box Office Entertainment Awards ang pelikulang ito at binigyan ng special award na Golden Jury Award for Highest Grossing Film of All Time. Gayun din sina Catherine at Daniel bilang phenomenal stars of Philippine cinema at ang direktor nito na si Cathy Garcia Molina bilang Most Popular Film Director. Kinilala rin ng Film Development Council of the Philippines, FDCP, ang pelikulang ito at ginawaran ng Camera Obscura Award, FDCP 2019 as the highest grossing Filipino film in a regular screening. Sina Catherine at Daniel din ang Best Actress at Best Actor sa 5th Inding Indie Short Film Festival. Best Actress din si Catherine sa 35th PMPC Star Awards for Movies.
at sa Entertainment Editor's Choice Awards for Movies o Eddies 2019. At ang nanguna sa listahan ng top 10 highest grossing Filipino films of all time ay ang Hello, Love, Goodbye. Ang Star Cinema romantic drama film na ito ay ipinalabas noong 2019 at kumita ng 881 million pesos. Pinagbidahan ito ni na Katrin Bernardo at Alden Richards. Gumanap dito si Katrin bilang si Joy na isang domestic helper sa Hong Kong at si Alden naman bilang si Ethan na isang bartender na malapit nang maabot ang residency status sa Hong Kong. Kasama rin nila dito sina Jameson Blake, Kakay Bautista, Joros Gamboa, Maymay Entrata at iba pa. Kinilala sa Box Office Entertainment Awards sina Katrin at Alden bilang phenomenal stars of Philippine cinema. Sila rin ang kinilalang film actor at film actress of the year. At ang director naman nito na si Cathy Garcia Molina ang most popular director of the year. Sa kasalukuyan, si Katrin ang may hawak ng record ng pagkakaroon ng pelikulang kumita ng mahigit sa 800 million pesos. Hindi lamang sa isang pelikula, kundi sa dalawang pelikula sa magkasunod na taon.